upang gabitin niya ang kanyang nobya. Yun po yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4 na sinasabi po natin na pag-agaw o yung caught up sa ibang term ng theologians, ito ay rapture. Sa ibang terminolohiya ng mga seminarians, tinawag nila itong rapture or elective of the bride. Yun po yung sa dulo ng ating kapanahon ng Laodicea, pagtatapos ng mga hinting. Hallelujah. Praise the Lord. At buksan po natin ang ating Bible. Let us read verse, yung ating headings ng ating mensahe ay kinuha ko po sa verse 13. Pero babasa po tayo sa verse 11, verse 12, and verse 13. Ang sabi rito, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Verse 12, "teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world." Verse 13, "looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior, Jesus Christ." Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Naalala ko, mga kapatid, ang ating mahal na propeta ay nagsabi, bago dumarating po ang kasakdalan, ito po ay nahahati sa tatlong bahagi. So, three stages. Before the glorification will come, nasisimula ito sa justification, then sanctification, and last, ikatlo po ay tinatawag na glorification. Sa umagang ito, brothers and sisters, ia-apply ko po ang pamagat na yan sa pagparito po ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo sa isang general na pananalita. Ibig sabihin, hindi lamang sa individual as household or church, kundi as the whole dispensation. From the very beginning of our Lord Jesus Christ, tapos 7 church age, and then last week of Daniel's, at doon sa dulo ng tribulation, this great glorious appearing, it will happen. Hallelujah. At the end of the tribulation period. Hallelujah. Praise God. Meron pong nakalagay dito sa verse 11, ang sabi po, "For the grace of God that bringeth salvation." Yan po yung kauna-unahang sinasabi ko, mga kapatid, na this is a mediatorial work of Christ. Itong mediatorial work of Christ, nag-start po ito, mga kapatid, dito sa unang bahagi na ito. Kaya ito nga yung sinasabi ko na tinatawag na justification. Iyan po yung unang bahagi na tayo po ay tinubos ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi diyan, ang pag-unang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, well, pagparito po rin niya ng Diyos sa katauhan ni Kristo. Hallelujah. Nang si Kristo'y bautismo sa river ng Jordan, alam na natin yun, Matthew chapter 3, verse 16 and 17, bumaba ang Espiritu ng Diyos. Unang pagbaba ng Espiritu ng Diyos, at siya'y nanahan sa lugar po ng Jordan River, at siya ay nanahan sa kanyang buktong na anak. At meron pong declaration doon na talagang ang Diyos ay bumaba, nag-condescend po siya sa kanyang anak. Pag binasa po natin ang sabi doon, nang mabautismo si Kristo at umahon sa tubig, bumukas ang langit at may anyong kalapati at nanahan po sa kanya. And that is the first, hallelujah, dito po sa sinasabi kong three stages ng pagbaba ng Diyos ay sa una, sa katauhan po ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi na po natin masyadong bubuksan yung talata dahil marami verses, lobby ng Diyos. May pakita ko sa inyo sa dulo ng panahon kung ano mangyari. Alam nyo, mga kapatid, ang Diyos sa kanyang pagparito sa kaluwalhatian na yan. Punta tayo sa dulo saglit. Yung pagparito ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah!
ang pagparitong niyan, mga kapatid, ay isang kaganapang kahindik-hindik na magaganap dito sa lupa. Glorious, di ba? Maluwalhati. Praise God. At ang pumaparito ang Diyos at saka si Kristo. Hallelujah. Yung kanyang ama at saka yung anak ay paparito. Pero ang makikita natin lalabas sa spirit world at makikita ng karamihan tao ay iisang katawan lang. Shall we say amen? Pero ang makikita, ama at saka anak. How will it happen? Kaya ang sabi ko, balikan natin ang umpisa para makita natin. Kasi baka mamaya ang isipin ninyo, ang Diyos na paparito, dalawa. There is only one God. Sabi ng Bible, sabi ni Santiago, iisa lang ang Diyos. Even the devil believe that there is only one God and tremble. So, balikan natin yung justification. So, yung unang pagparito ni Kristo, hallelujah, yun din yung unang baba ng Panginoon. Para ano? Para yung tao ay matubos at mapatawad sa kasalanan. According to Hebrews chapter 9, buksan natin ang Hebrews chapter 9. Ang sabi niya sa verse 26, Hebrews chapter 9 verse 26, nahanap ako na magbabasa. Sister Chera, pakita yung pakibasa si Chera. Verse 26. Kahit si Apostol Pablo, nakita niya yung three stages bago dumating ang perfection, mga kapatid, o glorification. Nakita rin ni Pablo yan, nagsimula ang ating kapanahunan sa justification, sanctification, at bago umabot sa glorification. Dito sa verse 26, ang sinabi ni Apostol Pablo, "For then, when must he open us suffered since the foundation of the world, but now, once in the end of the world, had appeared." Had appeared. Ano yung nag-appear? Yung pagbaba ng Diyos in the River Jordan, nakita po yun ni John. Hallelujah. At yun yung pinatotoo ni John. Na ang Diyos na nag-condescend sa kanyang anak. Para ano? Tubusin ang tao sa kasalanan. At gawin ang taong, sabihin natin, katuwiran sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Si Jesus Christ ay unang ginawang katuwiran ng Diyos para tayo'y magkaroon ng katwiran. That is justification. Yun ang unang process, mga kapatid. Hallelujah! Bago ang Diyos dumating sa mundong ito, para hatulan niya, ang unang ipinakita ng Diyos, mga kapatid, ay pag-ibig sa lahat ng tao. Yeah. Hindi po siya darating dito, mga kapatid, para hatulan. Even Jesus Christ, nung siya'y nasa lupa, sabi niya, hindi ako naparito para kayong lahat ay hatulan. Maraming makasalanan sa panahon na yun. Pero ang wika ng Panginoon, hindi siya nagsalita ng isang paghapon kanino man. Ang sabi ni Kristo, ako'y naparito para kayo ay bigyan ng kapayapaan at kaligtasan. Kaya ang sabi ni Paul sa chapter 9 verse 26, Jesus Christ, the justification had appeared to put away sin by the sacrifice of Jesus Christ himself. Hallelujah. And then, anong sunod? Umasok ang seven church ages, Laodicea, at ito po ang episode, and this is the surviving ministry. Yung surviving ministry, mga kapatid, ito po ang tinatawag na sanctification. Next stages is sanctification. Sanctification. Yan po ang pangalawang gawa ng Diyos, mga kapatid. Umpisa kay Kristo,
Nang si Jesus Christ ay ipinako, inilibing, namatay, at sa ikatlong araw na buhay na magulit, yun po yung process ng justification. Hallelujah! When Jesus Christ resurrected from the dead, and umakyat po siya, Acts 1:11, umakyat siya sa langit, and He was sitting at the right hand of the Father. You worship ni Jesus Christ as in the right hand of the Father, part pa rin yun ng mediatorial work of Christ. Kung si Kristo, mga kapatid, sa umpisa, ay tawag prophet, ang ikalawa, priest. Sanctification. Ibig sabihin ng saserdote o saserdote ay namamagitan sa Diyos at sa tao na iglesia ng Panginoon. Lahat ng tao namamagitan si Kristo, mga kapatid. So itong stages na pangalawa ay sanctification process. Nakalagay din sa Hebrews yan, sa verse 24. For Christ is not entered into the holy place, and na yung makit sa langit, made with hands, which are the figure of the truth, but into heaven itself. Oh, sabi niya, now to appear. Now to appear. Now to appear. Yung kanina, had. Sabi sa verse 26, had to appear. Buwan niyo, mga kapatid? Yeah. Yung appearance na yan, appearance din ng Diyos yan. No. Now to appear, appearance din ng Diyos. Sabi ko kanina na umakyat si Jesus Christ, Acts 1:11, oh, yeah. And He was sitting in the right hand of the Father. Mm. Bumalik si Kristo. Kasama ang Diyos. Amen? Yeah. Sa araw ng Pentecostes. Hindi lang si Kristo ang bumarito at tumahan siya sa iglesia sa 120 disciples, kundi kasama ang ana, ang ama at ang anak sa anyo ng Espiritu na nahan sa iglesia. And what do you mean by sanctification? Now to appear. Ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo ay namamagitan sa pitong iglesia ng kapanahonan na ano? Tulungan ang iglesia. Saan? To separate from this filthy world. Yan po ang trabaho ng saserdote. Ipamagitan tayo sa Diyos. Para tayo ano? Malinis, mahugasan, at maturuan tayong humiwalay sa present world. Amen. Sapagkat bago umabot ang rapture, mga kapatid, this is a rapture. Bago umabot ang rapture, bago makumpleto ang lahat na inaring ganap, nilinis, bago umabot ito, mga kapatid, dito kinukuha ang tinatawag na rapture election. Yung First Church Age na episode, hanggang Laodicea, lahat po ng candidate sa rapture ay rapture elected. Dumaan sa process ng justification, sanctification, mga kapatid. Hallelujah! At dito po sa huling bahagi ng kapanahunan natin ay magaganap po ang rapture. Amen. So, yun po yung binibigyan ko lamang ng background bago ang Diyos pumarito, bago si Kristo pumarito. Ito po ang naganap sa kapanahunan natin 2,000 years ago. So, nandito tayo sa sanctification, now to appear. Praise God. Sabi ko nga, lahat, kinuha na. Napili na yung unang iglesia ng Ephesus, Smyrna, sa surviving ministry, up to Laodicea, bago mag-Laodicea, this is a surviving ministry. Sapagkat naganap po dito ang Dark Ages, at naganap po ang Reformation period. Hallelujah! Proseso po ng Diyos yan. Pinahintulot na dumaan ang iglesia, hallelujah, sa Dark Ages, para pagdating ng Laodicea, mga kapatid, ay ipapakita ng Diyos kung ano yung kanyang realidad na utos. That is the final commandments of God. Hallelujah! If you read in 1 John chapter 3, ito, mga kapatid, ang sabi ni Juan. 1 John chapter 3,
verse 3. Sabi ni John, Apostle 1. Or chapter 5, verse 3. Hiling ko na magbasa, Sister Jet. Yung mga bata, huwag nyo silang hayaan na magkwentuhan lang. Kailangan magsulat sila, mag-take note. At yung ating sinasabi, oposisyon ng mga magulang at tikuning, kailangan gawin po natin. Hallelujah. Sapagkat ito ang paligid sa Diyos, ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mahigitan. Amen. Iyan pong utos na yan ay hindi lamang 10 utos ng Diyos o utos sa Israel tungkol sa mga paghahandog. Hindi po lang yon. Hallelujah. Iyang kautusan na yan ay kautusan buhat pa sa pasimula ng naparito po ang ating Panginoong Kristo. Ipinakita niya yung utos ng Diyos na ano? Yung lahat ng tao simula sa mga naging disipulo ng Panginoong Kristo at sa mga naging disipulo ng mga disipulo ng Panginoon, ang utos na yan ay ang pagtuturo, mga kapatid. That is the principle of God unto salvation. Mahalaga po, nakasentro sa Biblia na ang kautusan na siyang prinsipyo ng Diyos, ang magulang ay may part na turuan ang kanilang anak. At yung anak ay may part din na magturo sa kanilang mga magulang. Alternated. The parents' obligation is to teach their children. Hallelujah. That is the principle of God. That is the commandment of God. Singit ko ng kaunti, mga kapatid, ito lagi ko na nasasabi. Ang sama ng sanglibutan, mga kapatid, ay nagsimula sa loob ng sambahayan. Amen? Hindi po nagsimula sa labas yan, sa loob ng sambahayan. Kung ang mga magulang ay talagang matapat na mananampalataya at tutuparin ang utos ng Diyos, I tell you, brothers and sisters, isang pamilya yan, pag lumabas, matinong pamilya. Kahit saan trabaho, mag-aaral, saan lugar sila pupunta, hindi sila gagawa ng kalikuan. Hindi sila gagawa ng kasalanan. Ganyan po yun. Kaya, ito mga kapatid, sa 1 John 5, na sinabi ni John, hallelujah, verse, chapter 5, verse 3, so verse 2, by this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. Ang tunay, mga kapatid, na pag-ibig sa Panginoong Diyos, ano? Ay ang pagsunod po sa Kanyang kautusan. Nothing, no more, less. Hindi natin pwedeng maipakita ang pag-ibig lang natin sa mababaw na pag-ibig sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos, hallelujah, the true divine love is truth-lived. Obeying in His commandments. Yan ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Kahit maging mabait tayo kanino man, sa labas ng iglesia, sa loob ng iglesia, kahit tayo mabait. But if you do not obey the commandment of God, you are still unjust. Kaya sabi ni John, hallelujah, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang paglakad sa Kanyang utos. Kagaya nga po ng ating mensahe, before the rapture will take place, before the rapture, pumipili ang Diyos ngayon ng Kanyang mga anak. At yung Kanyang anak na pinipili ngayon ay yung umibig sa Kanya na sumunod sa Kanyang utos. Hallelujah. Madaling sabihin natin, I love God. Amen? We love God. Pero pagdating na sa commandment ng Diyos, ito reality. Mahirap sundin. Mahirap sundin kung ang ating puso ay hindi po nakalagak sa Panginoon. Mahirap talagang sundin. Pero kung ang puso ng bawat mananampalataya ay nakalagak sa Panginoon, ang kautusan ng Panginoon ay hindi mabigat. Sundin. Nakalagay dito, mga kapatid, sa verse 3.
And His commandments are not grievous. Ang kanyang kautusan ay hindi mabigat kung ang puso natin ay nasa Panginoong Diyos. Kung ang puso natin wala sa Kanya, talagang napakabigat. Unang lalaban, mga kapatid, sa kautusan ng Panginoon ay ang ating sariling laman. Sariling katauhan. Hallelujah. Now, yan po yung binabanggit ko dito. Praise God. Tapos na ang process, malapit na magtapos ang process ng sanctification. We are living in the very near. Nandito na tayo, year 2010. Dito sa sinasabi kong rapture. Nakuha na yung mga elective bride in the first church, second church, six church age. At hanggang ngayon, kumukuha ang Panginoong Diyos ng elect sa Laodiceyang ito, ng bride. At salamat sa Panginoon dahil kasama po ang manalete. Palakpakan natin ang Panginoon. Unang-unang palatandaan, mga kapatid, bagamat kinuha ng Diyos ang ating mahal na pastor, buo pa rin tayo. Hallelujah! Pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo dapat mag-alala sa gawain ng Diyos sapagkat ang tunay na dapat mag-aalala ay yung Diyos na paparito. Ito ay Kanyang gawain, hindi natin gawain ito. Huwag kayong matakot kung may mga bulong. Huwag kayong mag-alala kung may mga bulong. Hallelujah! Paano na ang manalite? Hallelujah! Huwag kayong mag-alala. Sapagkat yan ay gawain ng Diyos. Amen! Praise God. Okay. Saan ako? So, salamat tayo mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay nagpapadala sa inyo ng mga ngaral, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. Maraming binigay sa inyo ng mga ngaral eh. Merong isang church, ang dami. Pero ang problema nila, walang tumatayo para mangaral. Pero tayo, dito mga kapatid, maraming itinatalong Diyos para kayo ay busugin kanyang mga salita. Amen. Ano tayo ng Diyos, mga kapatid? Okay. Saan ako? The great glorious appearing. Okay. So, ito mga kapatid, ang damdamin ng Diyos buhat sa pasimula bago siya pumarito na kasama ang kanyang anak, bago siya magpakita sa sanglibutan, hallelujah, ay dumaan muna ang proseso ng justification and sanctification. At pagkatapos, sabi po ng Bible, looking for the blessed hope that is rapture. Ang blessed hope natin, mga kapatid, ay ito po, rapture. Looking for the blessed hope. Ito ang tinutulig sa buhat pa sa patimula sa panahon ni Pedro. Sabi ng Kristiyano, noon, mga Kristiyano, ang takal-takal na, hindi pa dumarating ang Panginoon. Sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 3, sabi ng mga scoffers, ang tagal nang ipinangako. Ang tagal nang ipinangako, samantalang 33 AD nung umakyat ang Panginoon sa Kristo, buhay pa si Pedro, naiinip na sila. Samantalang ang mga Kristiyano, 2,000 years ago, ngayon, hindi naiinip. Hey, ma'am! Eh, 2,000 taon na. May nagsabi ba sa atin, ang tagal naman dumating ang Panginoon. Baka may scoffer sa atin na nagsasabi na ang tagal namang dumating. Pero I believe, wala. I hope, wala. Hallelujah. Sapagkat ang isang Kristiyano na under doon ang training, na train ng kanyang patient, hindi magsasabi sa puso niya, the Lord, pumunta ka na. Lord, dumating ka na. Kasi yung puso niya na ihanda, na imolde sa isang katangian ng pasensya. God is a patience. Alam niyo ba, God is full of patience? Full of patience. Hallelujah. Amen. Ang Diyos punong-puno siya ng pasensya. Hallelujah. Okay. Now, sabi, balikan natin ang Titus chapter 2. So, Titus chapter 2. Verse 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing
our great God and our Lord Jesus Christ. So, ang sequence of events, mga kapatid, bago dumating ang dakilang pagpapakita ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, magaganap muna ang rapture. Okay? And then, this is a tribulation period. Hallelujah! So, pagtapos ng proseso ng justification, natapos na ang sanctification, hallelujah, nakulet na lahat ang bride at candidate na sa rapture. Amen. At naganap na nga yung blessed hope, which is rapture, which is transformation of the body from immortal to immortality, according to 1 Corinthians 15, 51, 53, 1 Thessalonians 4. Pag naganap na po ito, ang sumunod na event na magaganap ay marriage, ano po? Marriage supper. Marriage supper of the Lamb. Hallelujah. Marriage supper of the Lamb. So, yung po yung kukunin ng Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo, inakyat sa langit, 7 taon may kapistahan sa langit. While on this earth, it suffered tribulation period. Suffering. Amen. Ganito po ang sequence of events bago dumating si God dito. Hallelujah. Patitikimin na ng Diyos. Hallelujah. Ang kung ano yung pagparito niya sa dulong ito ng tribulation, sa kanyang great coming. Patitikimin na lang Diyos yan. Dito sa unang bahagi, mga kapatid, lagi na po natin i-share, panahon ng tribulation period, panahon ng mga Hudyo. Sa two prophets ministry, may trumpets po dyan. First trumpet, second trumpet, third trumpet. Itong trumpet na ito, mga kapatid, ay trumpet judgment para sa Hudyo. Pero may effect na yan sa mundo. First, pag binasa niyo yan dyan, ano yun? Black? Wormwood? Ano pa? Yan po ang mga kaganapan sa first three trumpets. Yung fourth trumpet, announcing ng three woos. Ano yung first woo? First woo is 5 months tormentation sa loob ng tribulation period yan. And then fifth trumpet, ano? Pagbaba ng anghel at binuksan ang Hades, pintuan ng Hades, sumambulat yung locust. Yung locust ay mga demon spirits. Hallelujah. Dito po yun sa fifth trumpet. Yung sixth trumpet, brothers and sisters, ano yan? Preparation ng Armageddon at simula ng pagbuhos na ng vials. 5 vials. Mapapansin nyo mga kapatid, pag binasan nyo po ang trumpet, nabanggit ko na ito noon sa mga pag-aaral natin. Yung seven trumpets, hallelujah, ay one-third na nagaganap sa mundo. Hindi pa buo. Pero nung binubuhos na yung bayas, mga kapatid, ibinuhos na ang bayas, wala nang one-third. Yung 5 bayas, basahin nyo na lang sa bahay yung mga kapatid. Yung first trumpet, yung first three trumpets, and then another three trumpets doon sa middle week of ni Daniel. And then naman ang ika-6 na trumpeta ay ang mga bayas na ito. Hallelujah. Habang binubuhos ang unang bayas, 2, 3, 4, patindi ng patindi ang nagaganap sa mundo. Ibig sabihin mga kapatid, nauuna na itong mga bagay na ito bago dumating ang ating Panginoong Diyos at si Kristo. Hallelujah. And finally, pag nangyari na, lumitaw ang Diyos at si Kristo sa huling bahagi na ito. That is 30 days. 45. Doon sa loob ng 30 days, mga kapatid, dito po magaganap ang kahindik-hindik na magaganap dito sa lupa. Ang narinig ko kanina, sharing ni Brother Francis, umama na halos parehas kami. Yung kanyang tinuro kanina sa radyo. Praise God. So, GI to arm. Hindi nyo yung babasahin ko na lang yung mga hindi nyo nabanggit. So ito nga, sundan nyo ha. Ubos ang trumpet. Tandaan nyo ang position ng trumpet sa loob ng 7 years tribulation period.
first, second, third. Sa two prophet ministry, para sa 144,000. Four trumpet announcing. Alam niyo na, first move, five mass formation, second one, no? Killing of the two prophets, third. Good. Alam na mga bata. Okay. Iyan po yung laman ng fourth trumpet. If, yun ang sinabi ko kanina, pababa yung between, anghel, para buksan yung Hades. Sambulat ngayon yung mga espiritong yan. Saan pupunta yan? Sa tao. Saan? Sa panahon ng gitna nito. Na-imagine nyo yan, mga kapatid. Hallelujah! Sa panahon nito, maraming pera ang tao. Hindi nila halos magamit yan. Ang pasok ng tribulation after ng rapture, ang pera, mga kapatid, hindi na masyado magamit yan. Kahit lupain, kayamanan, gano'n man karaming kayamanan ng mga tao sa mundo, hindi na nila masyado mapakinabangan yan. Okay, paigting ng paigting yan. So, binubuhos yung bayals. Magbasa lang tayo ng bayals. Revelation chapter 16. Revelation chapter 16. Ito ah, sulat na lang ninyo, tandaan nyo sa Biblia, gumita ninyo. Sa Revelation chapter 16, pagbuhos ng bayan is under by the sixth trumpet. Nasa ilalim niya ang sixth trumpet. Yung limang bayals. Ang bayals ganito, nasa chapter 16 verse 1, a great voice out of the temple saying, the seven angels go your ways and pour out the bayals of the wrath of God upon the earth. Hallelujah! At sa verse 2, yun ang first bayals. Ano yun? Fell a noisome grievous sore. Nag-iiyak ang tao sa sobrang init. Ngayon, malamig pa, December. Pero sa panahong ito ng tribulation period, under by the sixth trumpet, unang buhos ng mangkop ng kagalitan. Hallelujah! Hindi pa yan lumilitaw ang Diyos dyan, mga kapatid. A sword among men which had marked the peace upon them which worship this image. Yun. Fell a noise and grievous sore. The second bayals, yung dagat, naging dugo. Ang ikaapat, third bayal, ang ilog. They became blood. Paano ang dagat? Wala na makain. Ang ilog, walang mainom dahil dugo. And chapter 16 verse 8, the fourth bayal, ibinuho sa araw ang mangkok at ang tao, ang sabi, scorched men with fire. Hallelujah! Nasusunog na kapaligiran, kabundungan sa sobrang init. Ibig sabihin, patindi ang init. Verse 9, and men were scorched with great heat. Nagsusugat. Alam niyo yung tao pag sobrang init, yung mga sigit-sigit niya, nagsusugat yan. Ganun ang epekto niyan, dahil sa pawis. So, irritable ang tao dyan sa panahon na yan. Verse 10, and the fifth angel put out his vial, the seat of the beast and the kingdom was full darkness. Grabe ito. Hallelujah. Ibinuho saan? Sa seat of the beast, that is the Roman Vatican. Hallelujah. And blasting, sabi sa verse 11, pakibasa sa Tagalog, sa pagbuhos ng mga mangkok ng bayas, una hanggang lima, ano ang sinabi ng tao sa verse 11? Tagalog. Sister, Maika, pakibasa. Verse 11. Ah, hindi ka nakaano sa ano, ha? Hallelujah. Hindi masyadong malinaw sa likod. Mabilis. Yung mabilis lang. Sister.
Kiling. Sir Kiling. Tagalog yan? Sa Tagalog, pakibigay lang sa Tagalog. Pakibigay ng Biblia ang Tagalog, Sir Kiling. Matagal ko na hindi naririnig yung voice, Sir Kiling. Pakilakas! Hindi ko marinig! Ayun. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi ko, no, sa gitna ng panahon ito, nasa tribulation tayo. Pag sa ali, pagbuhos ng mga mangkok ng kagalitan mga kapatid, yung limang mangkok ng kagalitan, limang mangkok pa lang yan kasi ang ika-anim nasa 12, di ba? So nasa ika-anim, sumigaw sila. Hallelujah! Ano ang sinigaw nila? Hindi naman sinabi kung ano dyan, pero alam natin, pag sinabing pamumusog, alam natin yan. Amen? Maaari yung dulo ng daliri nila, nakapuro sa itaas. Tapos kung ano sinasabi nila sa Diyos, maaari siguro sinasabi nila, kung Diyos ka, bakit ganito, ganyan, ganyan. Hallelujah. Amen? Maraming silang sinasabi sa Panginoon Diyos, instead na sila ay lumuhod, at para sila ay magsisi sa kanilang mga nagawa, eh, gano'n ang gagawin ng tao pala. Amen? O nasa, lima lang yung binus eh. Ipinasok ko sa lima sa panahon ng Jacob's trouble. Wala pa yung anim. Oh. Eh, saan yung anim? Yung anim, mga kapatid, ito mismo ang paglitaw ng Panginoong Diyos at ni Kristo. Ito ang nakahula, bibilisan natin ha, Isaiah chapter 13 verse 10. Hindi ito nakikita ng karamihan tao. Alam ng Hudyo yan. Pero, bulag, ayaw nilang intindihin, brothers and sisters. Eh, lalo na mga hinti, hindi nila maintindihan yan. Isaiah 13. Habasa tayo ng mga talata. Isaiah chapter 13, verse 10. Tagalog. Pakibasa yan na. Pakilakas mo. O, sundan niyo ha. Ito ang sabi ni Isaiah. Bakit ang araw at ang buwan ay isasara ng Diyos ang liwanag? Bakit? Para ano? Makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Yan ang isang inihula pa ng maraming taon. Praise the Lord! At ito'y magaganap malapit na sa dulo ng panahon ng tribulation period. Basa pa tayo. Joel chapter 2. Sulat niyo ha. Iman, pakibasa. Joel chapter 2, verse 13 and verse 32. Joel chapter 2, verse 32. At mangyayari na ang mga tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Siyon at sa Jerusalem gawang niya ako na nalagkasunaan. Kaya ang sinabi ng Panginoon at sa mga malami ay ako pa pinatawag sa Panginoon. 32? Sige, Iman, pakibasa mo. Verse 32? Tapos na ba? Mm-hmm. So verse 31, sabi yan, the sun shall be turned into darkness, and the moon into the blood, before the great and terrible day of the Lord to come. So yung Titus chapter 2 verse 13, the great glorious appearing of God and Savior Jesus Christ mangyayari sa dulo po ng tribulation period sa loob ng 30 days sa panahon ng Armageddon.
Hallelujah. Pagkatapos na ibuhos ang limang bayal, amen. Ang kasunod na magaganap, hallelujah, tandaan po natin, yung limang bayals nasa loob pa ng tribulation period. Yung dalawang bayals, sixth and seventh bayals, nasa labas na ng tribulation. It means to say, may naganap sa kalangitan according to Isaiah chapter 13 verse 10, dumilim na sa dulo ng tribulation, dumilim na ang araw, hindi nagbigay ng liwanag, ang buwan, wala. Gano'ng kadilim yan? Sabi sa Joel, ganun din. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ipapakita na ng Diyos ang kanyang galit sa lahat ng tao na hindi sumunod sa proseso ng justification at sanctification process, aabutan sila ng glorification ng Diyos. Na ano? This is a wrath of God. This is a vengeance of God. Maraming tao hindi pinapansin ang Biblia. Hallelujah. Hindi pinapakinggan ang panawagan ng Diyos. Okay, pagpatuloy natin. So, yung panahon ng Isaiah chapter 13, magaganap sa dulo ng tribulation, and Joel 2:31 and verse 32, sa dulo yan ng tribulation, mga kapatid, na kung saan ay ang paglitaw ng Diyos, paglitaw ni Kristo, paglitaw ng mga elective bride, even in the Old Testament, ay makikita sa panahon yan. Hallelujah. Tingnan natin ang unang scenario, brothers and sisters, bago natin basahin ang 6 vials and 7 vials. Let's go to Revelation chapter 15. Ganito po ang scenario. Hallelujah. Na magaganap. At least advance alam na ninyo. Chapter 15, verse 5. Ganito po ang sabi. Sa verse 5, and after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. Ayan. The testimony, yung tabernacle in heaven, kung saan nandun si Kristo at ang mga nasa marriage supper of the Lamb, asamang Old Testament brothers and sisters, hallelujah, ay bubukas ang kalangitan. The spiritual will be opened at the time, sa panahon ito. Amen. Hallelujah. Dumilim. Ang sunod na mangyayari, mababaas ang spiritual. At ito ay mahahawing pa ganyan. Kabila, papunta ron. At lilitaw, mga kapatid, ang anak ng tao at sa kaluwalhatian ng Diyos, kasama ng mga saints. Sabi dito sa chapter 15:5, hallelujah, nakita ni John, the testimony in heaven was open. At sa verse, hallelujah, verse 8, and the temple was filled with smoke from glory of God, from His power. And no man was able to enter into the temple till the heaven plagues of the seven angels were fulfilled. In other words, palalabas din yung tabernacle. Sino ba yung tabernacle? Si Kristo yun. At ang bride, that is the testimony in heaven. Kasama ng Old Testament. Ang sabi dito sa verse 8, palalabas din sila doon sa kalangitan kung saan yun ang paraiso ng Diyos. Nandun ang mga banal na mga anak ng Diyos. Nag-i-enjoy sa presensya. Pero at that time, pagbaba ng Diyos, lahat doon sa spiritual na yan, palalabasin ng Diyos. Ang sabi ng Bible, habang binubuhos ang mangkok ng kagalitan, lahat sila ay kailangan lumabas. Bakit kaya? Sapagkat yung panalangin ng mga banal buhat sa Old Testament, New Testament, the tribulation period, bakit ang panalangin ng mga banal ay inaamoy at nililingat ng Diyos. At yun ang bilang pagtugon sa paghatol niya sa lupang ito. Tingnan niyo ang sabi sa verse 8, wala munang sino mang pwedeng pumasok doon, kahit sino, habang binubuhos ang bayals. Imagine yan. Walang pwedeng babalik. Kung walang tao naroon, at sabi kahit sino wala, kasama ang anghel lalabas. Amen? Kasama ang anghel, walang matitirang anghel miski sa doon. Hallelujah.
Amen. Sana nasusundan niyo po yung sinasabi natin. Bihira lang natin matalakay ang ganito. So say amen. Praise God. That is the vengeance of God. Last week, Thessalonians. Ito mga kapatid. Hallelujah. Sana umabot ako sa oras. 2 Thessalonians chapter 1. Kaya ang pagparito ng Panginoon Diyos, hindi po pag-ibig na. Galit sa mundong ito. Laban sa mga tao. Hindi nakinig sa kanyang panawagan at kautusan. 2 Thessalonians chapter 1. Let's read in verse 8 and 9. Tagalog sa likod. Pwede. Sister. Sige. Kenji. Oh, Sister Kenji. Brother Kenji. Sorry, brother. Alam ko, sister, babase. Okay, basa, brother. Masundan ninyo sa Bible nyo, ha? 8. Amen. Verse 9. Amen. In flaming fire, taking vengeance of them that know not God. Pansin ninyo ha, sa pagdating ng ating Diyos sa dulo ng tribulation, itinira pa yung dalawang bayan. Hindi pa natin binabasa yan. Yung pagbaak ng spiritual 15 ng Revelation verse 5. Hallelujah! Wala nang araw, wala nang kikislap na bituin. Lahat isigara ng Diyos, even galaxies. Wala silang makikita. So gano'ng kadilim yan? Hallelujah! At lumilitaw na ang isang litong parang liwanag sa malayo-malayo. Pero habang lumalapit, palaki ng palaki. At habang lumalapit, ito ay kasing laki ng palang bolang apoy. Hallelujah! It is a full presence of God. The Shekinah glory of God. Dala ni Kristo, dala ng kanyang mga saints, ng mga armies in heaven. Hallelujah! Sabi sa verse 8, in flaming, taking vengeance of them that know not God. Brothers and sisters, I tell you, sabi dito, unang-unang tatamaan ng sumpa, yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. At ang sabi dito, and that obey not the gospel of Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kasama yung nakakilala. Pero hindi sumunod. Sinabi dyan, and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, nakakarinig yan. Alam niya ang Biblia. Alam niya ang kautusan ng Panginoon. Pero they were ignored it. So that's why in verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power? Nakakatakot yan, mga kapatid. Hallelujah. Paghihiganti po ng Diyos ngayon yan. Ibig sabihin, sa time na yan, ang pakiramdam ng Diyos sa tao ay wala na siyang mercy. Wala na siyang titira ni katiting na awa. Amen? Shall say amen? Amen! Hallelujah! Biblia po ang nagsasabi. Binabasa ko pa lang po yan. At dito po, basahin natin ang huling bayal. 6 bayals up to 7 bayals ay nasa, mga kapatid, loob ng 7 trumpet. That is 6 bayals and 7 bayals. Tignan natin yan. Yan na mismo yung dumarating si Kristo. Hallelujah! At malapit na sa ating mundo. Let's read back to Revelation chapter 16 and verse 12. Sabi sa 16 verse 12, ang sabi rito, and the sixth angel poured out his vials upon the great river of Euphrates. Amen. And the water thereof was dried up. Hallelujah! Matutuyo ang ilog ng Euphrates. Ibig sabihin,
Ito na mga kapatid ang simula ng Armageddon. And the water that was dried up in the way of the kings of the east might be prepared. Verse 13. And I saw that the three unclean spirits like frogs came out of the mouth of the dragon. Italo na natin mga kapatid. Hallelujah. So verse 15. And sabi. So verse 14. For they are the spirits of thwarting miracles which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of Almighty. Verse 15. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and see his shame. Verse 16. And he gathered them together into the place called the Hebrew tongue, Armageddon. That is the sixth bias. So 17. Yung seventh bias, ito na mga kapatid. And the seventh angel put out his bias into the air. And there came a great voice of the temple of heaven from the throne saying, it is done. And there were voices, thundering lightnings, and there were great earthquakes such as was not since were upon the earth. Sabi, hindi pa nangyari yan. Pero kapag nangyari, hindi na muli mangyari. And the great city was divided into three parts. Hallelujah. Italo na natin. Kasi 19. And the great city divided into parts and cities of the nations fell and great Babylon came remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away and the mountains were not found. And there fell upon the great rain of heaven every stone about the weight of the talent and men blasphemed God because of the plague of the hail. For the plague thereof was exceeding great. Hallelujah. Amen. Nahanap ko dyan yung earthquake eh. Verse 17. Ha? Ayun, sa verse 18. Sa verse 18, nandito ang great earthquake. Hallelujah! Yung great earthquake mga kapatid, kaya sinabing great siya. Bibistayin ng Diyos ang mundong ito. Yung nasa ibabaw pupunta sa ilalim, yung nasa ilalim pupunta, pipinuhin ng Diyos like squabble. The earth is like a squabble, gumaganyan-ganyan. May imagine nyo, ang mundo natin gumaganyan. Gumaganyan. You believe, brother, sisters, ang mundo natin gumaganyan? Sino makakakaya ng ganyan? Hallelujah! Sa panahon na yan, great earthquake, gumaganyan ang mundo. Amen. Babasa pa tayo, mga kapatid, mamaya-mamaya. Ibig sabihin, ito yung pagbaba ng Panginoon sa Kristo. Pagbaba mismo ng Diyos. Pagbaba ng mga anak ng Diyos. Sa loob ng ikapitong trompeta, hallelujah, at habang ibinubuo sa mundo ang dalawang bias, six and seven bias, that is the time of Armageddon, in the Hebrew tongue, Armageddon. Napakatindi ng panahon na yan, mga kapatid. Hallelujah! Praise God, na binubuos ng Diyos ang galit sa mundong ito. Amen. Meron akong babasahin itong talata. Malachi chapter 4. Unti na lang siguro, mga kapatid. Malakias 4:1. Basa pa tayo ng talata. Verse 1, sino nakakita? Malakai chapter 4 verse 1. Amen. Sino yung parang araw na dumarating at susupok sa lahat? Mismo yun yung Diyos. Sabi niya, I am the consuming fire. Susulugin ng Diyos ang lahat ng mga masasama sa araw na yan. And let's go to 2 Peter chapter 3, kung daw nagkamali, verse 10. 2 Peter verse, chapter 3, verse 10. Pakibasa. Volunteer na lang sa inyo kung sino. Thank you.
Amen. But in the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Hallelujah. Amen. Habang gumagaling ang mundo, sinusubog ng apoy ang mundong ito. Amen. Sinusunog ng Diyos ng apoy ang mundong ito habang nag-iskwabol. Amen. Hallelujah. Gano katinding galit ng Diyos yan. Praise God. Nakakatakot na kalagayan yun. Hallelujah. Bago si Jesus Christ tumuntong sa Mount of Olives. Hallelujah. Sisiguraduhin muna ng Diyos na ang lahat ng ito ay pawang sunog sa araw na yun. Kaya sabi ni Jesus Christ, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of God. So shall it be in the coming of the Son of God. Amen. Sabi niya kung paano ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero sabi ni Kristo, hindi na sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy, ay gugunawin ng Diyos ang sanglibutan ito. Hallelujah. Pero ang mundo na susunugin ng Diyos, hindi ito mapupugnaw, nasasabog na para wala. No. Ang susunugin ng Diyos, yung nasa ibabaw na ginawa ng tao sa impluensya ng demonyo. Hallelujah. All the filthiness, lahat ng bagay ng spirito, ng kalasuan, na nasa ibabaw ng mundo ito, lahat ng uri ng kasalanan, ay susunugin ng Diyos sa araw na yon. Hallelujah. Praise God. So, amen. Amen. Nakakatakot siyang panahon na yan. At alam niyo mga kapatid, isa pa, sa panahon na yan, habang nagkakaroon ng digmaan Armageddon, alam niyo ba mga kapatid, na tataas ang dugo mula hanggang sa lupa, tataas hanggang sa sipa ng, hanggang sa preno ng kabayo. Saan nakalagay yun? Pierce Sickle, chapter 14, verse 30 yata yun. 17, ilan na lang talata mga kapatid? Ito ha. Revelation chapter 14, verse 17 up to 20. Sa Tagalog, sino? Sister Kujing, pakibasa yun. Revelation chapter 14, verse 17. Mabilis lang po at malakas. Sundan niyo ha. Sa verse 14 muna. Verse 15. Sa lupa, upat na sa kanyang mga umat ay mga init na.
Ating iyakin na ang kailang kanya kapansan sa lupa. At hindi ang ugat sa lupa. At hindi iyakin na pinasal ng ugat na malaking sisitaan ng pagalitan ng Diyos. Yun. At may urakan sa pagkakuntaan ng ugat na naman ng bayan. At tulagan sa pagkakuntaan ng ugat ng Diyos. Na umapawagam sa mga kreno ng mga kabayo. Halawang ng 1,000 at ano na ang isang isipin nyo kung gaano kalaki ang inabot nun. Sinabi dito, 1,000 dyan, di ba? Milya po yan. Milya. 1,000 milya, maligit. 600 furlongs. Ang sabi doon, hallelujah, kapag yung tao, brothers and sisters, na iwan sa araw ng rapture, umasok sa tribulation na ikinuwento ko na po kanina, unang bahagi ng first 3.5 years, matindi na yan. At yung huling bahagi ng 3.5 years, outpouring ng vials, kapag nakalusot po sila, sila, hindi kayo ha, nakalusot sila, mga kapatid, pagdating po dito, kung buhay sila, makikita nila itong kaganapang ito bago, si, bago ang Diyos habang siya'y nasa kalagitnaan ng alapaap at si Kristo at ng mga banal na nagmimingas sa apoy, nagaganap po ang Armageddon. Bago supukin po ng Diyos, sinabi ng Biblia, maliwanag kung ano ang mangyayari sa mga tao. Hallelujah! Pupuksain sila ng kapwa nila, mga tao, sa panahon ng Armageddon. At ang sabi ng Biblia, yung dugo lumabas sa katawan ng tao, at lumalabas, umaapaw, tumataas ng 1,000 milya ang taas. Nakakita na ba kayo ng dugo? Sino nakakita ng dugo? Eh, dugo lang ng manok, natatakot na tayo. Dugo pa ng tao yan. At hindi lang yon, kasing taas ng ilog. Parang ilog. Ilog, hindi ilog na lagpas tao hanggang dito lang. Imagine nyo, dugo yan hanggang dito. Nasa loob ng 30 days. Kung buhay siya, makita niya yung ganun pangyayari. Ano ang kanyang nasa loob sa isip at puso? Wala siyang salita. Mauumit siya. Ano itong naghaganap na ito? Ano itong naghaganap na ito? Ngayon ko lang nasaksihan yan. Sa panahon ito. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Paul sa Titus chapter 2, the great glorious appearing of God and Savior Jesus Christ is, hallelujah, para sa ating mga banal is blessed hope. Para sa ating mga dumaan sa justification, sanctification in the seven church ages, in the Laodicea, nakasama sa elected, rapture elected bride, hallelujah, at nakasama sa marriage supper of the Lamb, hallelujah, ang glorious appearing of God para sa mga banal ay blessed hope. Amen. Bago natin makamta ng blessed hope, mayroon tayong great and suffering and conflict and difficulties. Hallelujah. Shall we say amen? Praise God. So itong pinakita ko po sa inyong sequence of events, mga kapatid, dahil limitado lang ang oras natin, hindi natin masyadong madetalye ng gusto sa inyo. Pero I hope na sundan ninyo, mga kapatid. I hope na karoon kayo ng idea. Hallelujah. Sa kung ano yung sequence of events. Sabi ko nga, bago dumating ang Diyos para humatol, ang ipinakita muna ng Diyos, mga kapatid, ay pag-ibig na ang tao ay tubusin. At ang pangalawa, ang tao po ay linisin at pakabanalin. At sa ikatlo, rapture, glorification, ay bigyan ka ng isang maluwalhating katawan at makasama tayo sa marriage supper of the Lamb para ano? Magkaroon tayo ng kapistahan sa itaas sa kalangitan while on this earth in 7 years tribulation it suffered great difficulties and long agony. Hallelujah. So sa dulong-dulo niyan, mga kapatid, praise God, magaganap po yung kahindik-hindik na paghihiganti ng Diyos sa lahat ng tao, mga kapatid. And I tell you, brothers and sisters, hallelujah, kayong mga bride, tayong mga bride, we are
God's apple of His eyes. Alam niyo ba yan? Sabi ni Zechariah, tayo yung talukap ng mata ng Diyos. At kapag sinaktan ka, pinagwikaan ka ng di maganda at ginawan ka ng hindi maganda, hallelujah, ang sinasaktan po nila ay ang mata ng Diyos. Tinutusok nila ng parang karayon. At ito ang isipin natin, mga kapatid. Kapag tayo'y nasasaktan dahil sa ginagawa ng tao, mas higit ang Diyos. Ulitin ko ha, mas higit ang nararamdaman ng Diyos kaysa sa atin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti. Ang sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Kailan? Dito sa Panginoon. Ang ganti ng tao, manampal, sampalin niya ito. Sige, sampalin. Wala na, quits na yun. Amen? Pero pag ang Diyos ang gumante, mga kapatid, at sabi ko nga, pag inamot na makalusot sila sa panahon na ito, sa dulo ng tribulation 30 days, hallelujah, kung saan yun ang wrath of God, hallelujah, mga kapatid, makakalimutan niya kung anong pangalan niya. Sanaro na yun. No words. Hallelujah. Isipin niyo, walang araw, walang buwan, tapos lumilindol, ano nangyayari? Nagwawabo lang mundo, mga ganyan? Matindi po yun. Kaya ito, mga kapatid, panawagan. Ito lang po yung panawagan ko po sa inyong lahat, sa ating lahat. May ibinigay ang Diyos na mensahe sa ating ngayon. Amen? Mensahe pang individual, mensahe pang household, mensahe pang buong iglesia. Hallelujah. At ang sabi ng Bible, last verse, Ephesians 4, verse 15, ang sabi ganun, para tayo ay pumasok, mga kapatid, at maging kandidato sa araw ng rapture, nasa dulo tayo ng Laodicea. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 15, ang sabi ron, anong sabi doon? Speak the truth in love, that we may grow up. Tama ba? Hindi ko masyadong ano. Akibasa lang. Ama? Yan ang isang paraan ng Diyos na ibinigay sa akin para makaiwas tayo sa darating na panahon ito. Para mailagay sa atin ang justification, sanctification, and candidate tayo for glorification. At makasama tayo sa pagparito ng Diyos for the blessed hope. Hallelujah. Hindi tayo hahat. Hindi tayo ang aabutan ng panghatol ng Diyos, kundi tayo ang hahatol sa mundong itong kasama ni Kristo. Pero bago mangyari yun, Ephesians 4:13, yan, mga kapatid. Ano nakalagay? Pakibasa. Ephesians 4:13. Speaking the truth in love, may grow up, tama ba? Sabi? May grow up? Ano yung kasunod? May grow up in all things. Hallelujah. Ano yung kalaguan? Bilang individual, kailangan matanggap mo. Hallelujah. Yung nais ng Diyos na kalaguan. As individual, ito po yung pagkabirehan natin ngayon. Para mag-justify ka, mag-sanctify ka, kailangan alagaan natin yung ating pagiging berean. Hallelujah. Pangalawa, household. Hallelujah. Yung ating sambahayanan ay kailangan paglingkuran natin. Amen. At ikatlo, as a whole church, as a local congregation, brothers and sisters, kailangan pumasok tayo sa progressive ministry. Amen. Kailangan, ang sabi dyan, mga kapatid, magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa sapagkat yun ang kautusan at kalooban ng Diyos. Para tayong lahat sa manaletik ito, mga kapatid, ay makasama sa araw na ito ng elect pagpili ng Diyos. Hallelujah! Kailangan natin gawin ito. That is the labor and work of God. Amen. Hallelujah! Ang gawain lang natin ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa. Hindi tayong gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. Kailangan lang nating sumunod. Praise God. Hallelujah. So say amen? Sino nais magpaiwan sa tribulation period? Meron ba? Oh, si
sino nais gustong sumama sa araw ng rapture? Amen? Talaga ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dukon natin ang ating ulo. Lord God, dakilang Diyos, amang banal na mapagpala, Panginoon. Lubos ka naming pinasasalamatan sa umagang ito, Ama. Sapagkat muli namin inalala, Panginoon, ang iyong mga kasulatan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na mga apostol, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong mga propeta na kinasangkapan niyo, Panginoon, upang maipahayag sa amin ang isang malaking babala na magaganap sa dulo ng aming kapanahonan. Na kung saan namang banal ikaw po ay paparito, Hallelujah, upang igawad mo, Panginoon, ang iyong hatol na siyang paghihiganti, hindi sa iyo, kundi para sa iyong mga anak. The vengeance, Hallelujah, ang iyong paghihiganti ay dahil po sa mga anak mong dumanas ng affliction and suffering and persecution and discrimination. Hallelujah, na ang kanilang mga panalangin araw at gabi ay hindi mo binabaliwala na inaakyat sa iyong luklukan, praise God, na mayroong takdang panahon kung kailan mo ito lilingapin, Panginoon. Kung kailan mo, Panginoon, tutugunin, Hallelujah, ang iyong mga anak na dumanas ng mapait na karanasan dito sa lupa. Hallelujah. Praise God. Salamat, Panginoon, dahil nagsugo ka ng iyong bugtong na anak. At sa pamamagitan niya, Panginoon, na siya po ay naging matuwid sa iyo. Hallelujah. At sa pamamagitan niya, Panginoon, praise God, inari kaming ganap. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, Hallelujah, sa pitong iglesia ng kapanahunan, O Diyos, kami, Panginoon, ay pinili mo upang pakabanalin at hiwalay mo sa kamunduhan ito, Lord. In every dispensation of the church age, Hallelujah, hiniwalay mo ang iglesia mo, Panginoon, sa mundong ito, Lord. And finally, we are living in the last of the last church age, which is the Laodicean church age. At ngayon po ay napipinto na kami sa pinaka-pintuan, Panginoon, ng araw ng rapture, Panginoon. Hallelujah. At sa panahon namin ito, Lord, nagsugo ka, Panginoon, ng iyong lingkod upang ibigay sa amin, Panginoon, ang mapa, Panginoon, para makita namin ang tamang daan. At ito po ay aming malakaran, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ay tumatawag ng mga lingkod mo, Panginoon, upang akayin mo ang iglesia mo, Panginoon. At Hallelujah! Kami ay makarating, Panginoon, sa kasakdalan. Salamat, Panginoon Diyos, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hallelujah! Nauna na ang mga lingkod mo, si Brother Branham. Nauna na ang aming mga apostol, Brother Jackson. At iba pa mga lingkod mo na ginamit mo, Lord. Hallelujah! Pero salamat, Panginoon, sapagkat sa mga huling araw nito, Lord, bagamat, Panginoon, ngayon po ang pagtunog ng trompeta, Panginoon, gayon din ang pagkulog, Panginoon, ng pitong kulog. Hallelujah! Amen! At salamat sa iyo, salamat sa iyo, Espiritu Santo, Panginoon, sapagkat naririnig po namin, Hallelujah! At naririnig po namin, at nalalaman namin kung ano ang tilig ng pitong kulog sa huling araw nito, Lord. Na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katatagan. Nagbibigay ng tibay ng aming pananampalataya. Hallelujah! At nagbibigay ng lakas ng loob, Panginoon, na manatili kami sa aral at mensahe mo sa huling kapanahon ng ito, God. Hallelujah, Panginoon! Salamat, Panginoon! Kulang ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, para ibigay sa iyo, Panginoon. Praise God, para may tapatan namin ang mga bagay na kabutihan mo sa amin. Hallelujah! Ang bawat isa po sa amin ngayon dito, ang bawat pamilya, Panginoon, Lord, ito, Lord, pagpalaan po ninyo, Diyos, Hallelujah! Hallelujah! Na mapili niyo, Panginoon, sa Hallelujah, sa panahon ng election na ito, Lord, as a bride of Jesus Christ. The household, O God, the household of salvation. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Nakakadakila mo, O Diyos! Hallelujah! Walang katulad ka, Panginoon! Ikaw ang napakabuti, Panginoon! Hallelujah! Salamat, Panginoon, na ikaw ay patuloy na nagtitindig ng iyong mga lingkod, Panginoon!
Amen. Tawarin niyo po kami, O Diyos, kung kami nagkakaroon, Panginoon, ng pagkakabahagihama. O Lord, hallelujah. Naniniwala kami, nakakauti na lamang ang panahon. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng pagkakataon. Paisaayos po namin ang aming mga sarili, ang aming mga damdamin, Ama. Hallelujah, upang sa ganun makalugtan mo kami, Ama. Kayo po ang magpulo sa pagkukulang ng bawat isa, Ama. Hallelujah. At isama niyo po kami, Panginoon, sa iyong pagparito. Yan po ang aming pagkasa sa iyo, Ama. Yan po ang aming kahilingan sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Forgive us, Lord God. Forgive us our ignorance. Forgive us our filthiness, Lord God. Make us worthy, O God, to stand in Thy presence. Sanctify us by Thy word. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Can we not praise the Lord? Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Praise God. Amen. Itong ating pinag-aralan ay hindi po pananakot. Para sa atin po, ang pinag-aaralan natin ay isang malalim na kasiyahan sa puso natin. Sapagkat alam natin, mga kapatid, we assured our salvation. Hallelujah. We assured our hope na tayo ay ma-rapture. Hallelujah. Amen. Meron akong gusto i-announce for faith, mga kapatid. Yung tayo pag mamalasakit, sabot sa atin, sabagat tayo bahagi isa sa katawan. Kay Kristo sa kanya pagkakarito, mga kapatid. Alam natin na ang Diyos ay hindi niya tinitingnan ano ang naabot at isa dami ng mga kapatid. Ang Diyos ay nahayag sa kasultihan, mga kapatid. Sabi ng ating kapatid, mahalaga na sundin natin ang instruction sa bawat katanungan, mga kapatid. Alam niyo, ako'y nag-alala, mga kapatid. Laging sinasabi sa hukong plas, oposisyon, mga kapatid ko. Kahit dito, nagpaalala na kami. Kung mayroong mapapukulang ng mga kapatid ng mga dyan na umagay dito na sa tukang, pero alam natin ang mga bagay nito, mga kapatid ko. Alam nyo, mga anak natin dito, sila ng tabi-tabi. Pero ang nakasaklap, napakasimple instruction ito, paulit-ulit na lang ito, mga kapatid ko. Pero hindi natin ito, hindi tayo nagkakaisa sa bagay nito, napakasimple, mga kapatid ko. The simple instruction, mga kapatid, na hindi natin nakikita at parang ini-ignore na natin, mga kapatid. Opposition, mga kapatid. Alam, huwag natin, hindi pa mature ang ating mga anak para pabayaan natin dito sa harapan. Kasi sila, alam nyo, si Bar Francis lagi, ganyan-ganyan. Kaya tinutulungan ko na lang, kasi wala talaga kung pabayaan natin. So, opposition, mga kapatid, kumalaga. So, mamaya, mga elder, yan ang pag-mitingan, tutukan natin ito, mga kapatid, para sa pagkakaisa natin. Alam nyo, pagkilita ko sa aso ni Sir Maymay kasi naka-opposition yung aso niya. Minsan yung aso niya, maaga pa yan dito, nahuli ang aso siya. Oo nga, naka-opposition. Totoo lang, naka-opposition ang kanyang aso. Maaga pa yan dito minsan. Talo tayo. Ay, mga aso. Ay, mga talo tayo. Magali na tayo. Tupiro. Okay. Magbibigay lang objective record, hindi sa performance ng opposition. Mga magulang, kung meron kayong anak na alam nyo hilaw pa, dapat katabi nyo sila. Sinasabi ko lang para take note nyo next time. Tapos, yung may kaya na magbuhat ng Bible, pabuhatin nyo ng Bible, pakita sa inyo. Hindi ka? Ngayon.